In this particular video, pag-uusapan natin paano ba gumamit ng crypto in your GCash account from a demo perspective, Miranda. Simulan na natin. Of course, open your GCash account in your mobile phone. Enter mo lang ang inyong PIN. Pero lalabas na advertisement, disregard nyo lang yun. And of course, hanapin nyo sa inyong main page yung view all, katabihan ng GForest at a rewards, Miranda. Click nyo lang yan. Pagka-click natin yan, lalabas yung mga options ng send, pay, borrow, grow, at enjoy. Sa baba ng grow, meron siyang word na enjoy katabi ng e-rewards. Click mo lang yung GCrypto. Meron siyang marker na new. Ibig sabihin, bago lang siya. Click natin yan. Pag-click natin ng GCrypto, Miranda, lalabas yan. Medyo nagkoconnect yan kay PDAX, so it will take time, Miranda. Lalabas yung welcome to GCrypto. Alright, tayo natin. Paglabas nito, it just normally takes time. Bilangan natin, 1, 2, 3, I love you, 3,000. Alright, it says initializing, almost there. There you go. Yan, lalabas na yung ating total cryptocurrency value. Makikita mo dyan, meron na akong 2,967 pesos worth of Bitcoin. And ngayon, magka-top up tayo kasi walang laman yung ating wallet. Of course, dapat merong laman yung inyong GCash for you to be able to load before you click on top up. Let's click on top up, Miranda. Let's assume we're going to buy 1,000 pesos. Bibili tayo ng 1,000. So, top up natin. Make sure na meron laman ang inyong GCash, Miranda. Pag-click natin, lalabas yung another screen that will confirm na tayo ay bibili or top up ng 1,000 pesos. Meron tayong 2,600 na balance dyan sa ating GCash. Yan natin. Take note, ito ay bayad sa PDAX, hindi sa GCash, Miranda. No? So, yan. Lalabas na tayo dyan. Click on back. And then, lalabas ngayon, i-refresh natin yung ating balance. Lalabas po yung ating total new top trading wallet balance of 1,000 pesos. Bibili tayo ngayon ng, for example, Ethereum. No? Kasi meron na tayong Bitcoin. We're gonna be buying Ethereum at this point. Click natin ang Ethereum, Miranda. Lalabas dito yung buying and selling of prices, no? So, titingnan mo, meron silang spread, medyo malaki. From a buying perspective, 102,000 pesos isa. Yung isa naman, yung selling, 98,000 lang. Double check natin kay BingX. During this particular time, Miranda, ang buying in BingX is only 100,170 pesos. So medyo mas malaki sila nung almost 1 to 2,000 pesos sa buying. So medyo mahal ng konti. Yun ang kailangan mong malaman dyan, Miranda. Alright? Actually, sige, bilhin na natin. By the way, i-observe natin nagpa-fluctuate yung price niya, no? Malaki yung difference nila, almost 3%. And make sure, Miranda, na you're only going to buy, you know, when you have all the amount of knowledge that you have. Now you're doing your own research, etc. Kasi syempre, very risky asset po ang ating cryptocurrency. Nga pala, Miranda, if you're new to my channel, please don't forget to click on like and subscribe so you're updated for everything about cryptocurrency, technical analysis, fundamentals, and these types of new knowledge for you in crypto. Maraming salamat. So when we click on buy, Miranda, let's put 1,000, you know, and then we're going to get our quotation. Yan. So, from a quotation perspective, yan, bibili tayo. Antayin po natin. Lalabas. 0.00963 Ethereum. Meron silang quotation time. Mag-refresh po yan. Click lang natin yung buy Ethereum at 0.00964. Click natin yan. Pag-click natin, processing your transaction. Nagko-confirm na yan on the blockchain network. Pag-bili, boom, lalabas. Buy order successful. Meron date, units, amount, and total amount, Miranda. Tandaan mo yung transaction ID na yan for your own reference. Of course, refresh natin yon. Meron na tayong zero trading wallet pero lumipat na po yung ating balance sa Ethereum and Bitcoin. No? Kung titingnan natin, medyo malaki yung difference, Miranda. No? If we're trying to sell naman si Ethereum, medyo malaki din yung difference nila. No? Kasi pag sinell natin, kanina halos 99,000 per Ethereum lang. Pero when you buy, almost 103,000 pesos. So medyo parang lugi naman tayo doon, Miranda. Yan, no? Kung 99,958 eh sayang naman, no? But ako, I'm not gonna be selling it right now. Ginawa ko lang itong video for demonstration purposes para matutunan natin. Pero overall, Miranda, tingin ko medyo mahal sila. But then again, siguro it's for convenience, no? Ikaw, what do you think, Miranda? Can you please type down in our comment section kung anong tingin mo? Kasi tingin ko, it's actually a convenience fee. Convenience fee ito. I think for the most part, ito yung ginagamit nilang parang transaction fee, ika nga, no? Para medyo pay for convenience. Pero nasa sayo pa din yan, Miranda, kung gusto mo talagang bumili
in GCash, siguro ito yung mga tao na talagang they don't wanna really trade, they just wanna buy coins every now and then. They're offering convenience from a GCash perspective and so on and so forth. So overall, tingin natin na medyo costly, pero that's what you pay for convenience. Sa sayo na yan, ikaw nang bahala dyan if you would like to just continue. By the way, yung ating price comparison was coming from BingX, no? Yung 170.05. Galing pong BingX ang Miranda, kinuha po natin yung price na yan kung comparison at the same time with GCrypto. Alright, that's it, Miranda. I love you 3,000 and I hope you've learned something in our demo for today. At maraming salamat. I love you 3,000. Subscribe, like, follow, and share. Sige na please, Miranda.